si Kuya Mark at Kung Mix lumayas ay hindi niya kaya gampanan ang kanyang obligasyon sa pamilya. Anong gagawin ni husband para maprotektahan ang interest ng pamilya or other way around? Si lalaki ang umalis, anong pwede gawin ni wife to protect the interest of the family? Actually, yung sabi ni Attorney Mace, ang naiwan, mag-file ng petition for receivership sa kanilang conjugal property. Yes. Or mag-file ng petition for the judicial separation of the properties. Or to be the sole administrator of the conjugal properties. Yun ang gagawin niya. Kung iniwan siya ng asawa niya, tapos may mga conjugal properties nila, so, paanong gagawin niya sa conjugal properties? May mga anak silang naiwan. Paano niya supportahan yung mga anak nila? So, mag-file silang petition sa court for the to be authorized to be the sole administrator ng kanilang conjugal properties. So, meron yan tatlong pwedeng gawin, yung receivership, yung administrator, or judicial separation of properties. Judicial separation. So, meron naman pong recourse na ganyan. Kung, di ba, meron kayong pinag-usapan na kunya, marriage settlement before your marriage, or yun, wala kayong pinag-usapan at mga conjugal properties. Kung yun, nag-away-away kayo, kahit nga hindi iniwan eh. Kahit na nag-aaway na kayo, hindi kayo nagkakasundo. You can go to the court at any time and say, okay, maggagawa tayo ng judicial separation of property. Okay, ganun. Si Vicente Reyes, may pagbati, more powers daw sa Pinoy Legal Minds. Yes. At good morning daw kay Kong Migs. Very gorgeous. Parang si Kong Migs, wala Kuya Mark. Bakit si Kuya Mark? Wala, hindi kayo nagugan. Maganda na naman po yung umaga. Si Kong Migs lang kanilang nakakita. Yun talaga ba sa babae? Lagi napapansin babae. Ganun na. Pwede po ba si husband, Kong Migs, Kuya Mark, si husband and wife magkasundo na baguhin ang kanilang prenuptial agreement? Pwede yan, basta gawin nila yan bago ang kasal. Yung prenuptial agreement, kailangan gawin yan. Yung any modification of the prenuptial agreement, as long as hindi pa sila kasal, yung prenuptial agreement na mag-asawa, yung mag-partner pa lang, hindi pa mag-asawa, walang final yan. Anytime pwedeng baguhin yan. Maging final yan kung kasal na sila. So, pag may pagbabago yan during marriage, kailangan ipa-approve na sa court. So, hindi na yan prenuptial. Post-nuptial na yan. Kung post-nuptial, bawal na yun. Bawal ang post-nuptial except if approved by the court. Yes. So, yun yung sinasabi ni Kuya Mark earlier, yung judicial separation of property. So, before marriage, tawag dyan prenuptial agreement. And then after marriage, kung pag-uusapan nyo, dapat through the court, through the judicial separation of property. Ganun yan. Ganun na ibig sabihin nun. Alright, si Elmer Lanigaw, buti na lang. Oh, ganda ang tandem talaga ninyo, yung dalawa ko yung good morning po sa inyo, Ma'am Sir, Kuya Mark. Ang pamalang lupa ng mga magulang at paghahati-hatian ng mga magkakapatid, kailangan po bang dumaan yun sa korte? Actually, kung magkasundo ang magkapatid, gagawa lang sila ng extra judicial settlement of the properties with extrajudicial separation or partition of the properties. Kung magkasundo sila, pero pag nag-away-away, kumuha ka ng abogado, magbayad ka ng abogado, magbayad ka ng filing fee through a judicial separation of property. Mas mapagastos kayo kung mag-away-away kayong magkapamilya, so mas maganda magkasundo kayo through a extrajudicial settlement of the properties. Walay labad. Walay labad. So, magsabot mo. Sabot lang. Tapos, ilagay nyo sa legal. Legal document po yung tawag doon. Kailangan nyo pa rin ang abogado doon. But it's just easier. Kasi pag nandun na yon, naka-file yung paper, ipa-file nyo lang with the court for the, para makita ng court, ma-acknowledge ng court na nagsabot mo sa itong separation. Yes, yeah. Ganun lang. So, mas simple siya compared sa magagulo yung pamilya. Anyway, yung properties na yun, hindi naman galing sa kanila yun. Hindi naman dahil sa pawis nila yan, dahil sa magulang nila yan. So, mas maganda, magkasundo sila, paano nila paghati-hatian yung kanilang properties.